here. Ang inuuna ko talaga always is yung cheek area ko. Pero huwag nyo masyadong diinan. Para kasi pag masyadong napipress din, parang alam nyo yun, mas... Hello everyone! Welcome to my channel and again, thank you so much for watching my vlog. Ang taas, thank you so much! Kung bago kayo sa channel ko guys, kung napadaan lang kayo, please don't forget to hit the subscribe button at i-click ang bell button para naman magkita-kita pa tayo. Before I start, I would like to say hi muna kay sis Jelly and also to Rains Namok Official. Thank you guys for always watching my vlog. So, andito na naman ako sa mahiwagang CR namin, nagtatago sa liwanag. So, dito na naman ako kasi maganda ang ilaw dito at saka hindi magkulit yung aking baby. Hindi niya ako nakikita. So, guys, today, hindi na ako magtataligoy-ligoy pa. I'll be sharing a review about Maxi Peel Facial Cleanser. So, here. Maxi Peel. So here, I'll be sharing you kung ano yung mga tips ko para hindi tayo magka-pimples while using this. Kasi guys, I'll be honest, nung una ko siyang ginamit, nagka-pimples talaga ako. Totoo yun. I'll be sharing you some tips kung paano yung ginawa ko or yung technique or kung paano ba ilagay to nang hindi kayo magkaka-pimples. And also guys, later sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit itong Maxi Peel Facial Cleanser. Honestly, takot talaga akong gumamit ng product ng Maxi Peel. Kasi parang pag Maxi Peel, di ba, ang naiisip ko yung astringent, yung mga green na bottles. And ang dami kong kakilala na talagang nasunog yung face nila doon. So, nung nakita ko to, medyo binasa ko muna syempre yung ingredients niya, kung ano siya. So, I feel like hindi naman ganun ka-harsh yung products niya. Although, of course, this one has an alcohol. So, yeah. So, guys, let me share you muna kung ano yung mga pros and cons. So, guys, nung una ko tong ginamit, real talk lang tayo dito, I'll be honest talaga. Nung una ko tong ginamit, guys, nagka-pimples ako. So, ginamit ko siya day and night. And then, yun nga, nag-dry yung, may part na nag-dry yung face ko. And also, nagka-pimples ako. So, it's a no-no talaga sa akin. So, nung after 1 week ko yata siyang ginagamit, nung nagka-pimples na ako, in-stop ko siya. Kasi siya lang naman yung bagong ginagamit ko. And also, malayo pa yung period ko, te. Eh, nagkakaroon lang talaga ako ng pimples ngayon kapag kamalapit na yung period ko or kung meron akong period. So, I stopped using it for, I think, 2 weeks ko siyang in-stop. Pero pwede nyo naman siyang i-stop ng parang a week lang, ganon. And then, ang ginawa ko naman, nung okay na, parang ang ginawa ko is, 2 weeks after, nag-try ulit ako, pero twice a week lang. Yun, okay siya. And then, sa gabi ko lang ginagamit. After nun, nung sumunod na linggo, thrice a week. Pero ngayon, guys, yun, every night ko na siyang ginagamit ngayon. And especially kapag lumabas ako ng bahay at night after ko mag-cleanser, talagang ginagamit ko itong facial cleanser. Kasi parang, di ba, parang malinis talaga. Parang after nito, ang linis ng pakiramdam ko. So, pros muna guys. I'll be discussing yung pros ngayon. So, kiniklaim ng product na to na nakaka-refine siya ng pores. And for me guys, it's true. Since ginamit ko siya, I think yung tuloy-tuloy na from September hanggang ngayong November. Pero guys, ang tipid niya gamitin, siguro nga kasi once a day ko lang siya ginagamit and night ko lang siya ginagamit. And then, deep cleansing. For me, it's really, really true. Kasi after kong mag... Kasi guys, pag ang routine ko kasi is parang, di ba, nire-remove ko muna yung makeup ko and then nag-cleanse ako ng face bago ako mag-toner. Pero may nakukuha pa rin siya. So, yun guys. Kaya importante talaga na nag-cleanser tayo. Kasi even if we are using cleanser, ganyan-ganyan, mag-try kayong mag-toner, meron talagang nakukuha. But again, it depends dun sa toner na ginagamit nyo. And then, second, anti-acne. Of course, nung first na nagka-acne ako, and so nung ngayon, na yung ginagamit ko na siya, hindi na. Parang every night ko nga siya ginagamit, except pagka magkaka-period nga ako, talagang nagkakaroon ako ng paisa-isang pimple. And then, smoothening. I think hindi ako 100% sure siguro kasi ang dami ko na rin, may mga ginagamit din ako eh, na iba pang products sa face ko. But I think tong smoothening medyo, not so sure, but again, but yung deep cleansing, ma-assure ko kayo na effective siya. Yung anti-acne, I think yes.
yung anti-acne niya. Basta nahanap niyo na yung right na way para sa mukha ninyo, kung ano yung hiyang sa inyo, lightening. I think yung lightening effect niya is also good. Nakakaputi siya, but then it really takes a lot of time. I mean, sa isang buwan, hindi mo agad mapapansin na pumuti na yung mukha mo. Parang kasi diba ginagamit ko to since August, and then yung talagang tuloy-tuloy September and anong month na ngayon. Kung pumuti man siya, hindi siya gradual, hindi yung ayan, ang puti na, yung ganun, matagal siya. Marami siyang vitamins, especially vitamin C and vitamin E, na alam naman natin na potent antioxidant na mga vitamins. So, it would really help sa skin natin, whether topical or by intake or oral. So, yun guys, kung mahanap na ninyo yung way, yun yung suggest ko sa inyo, huwag nyo munang i-everyday. Kapag ka first time ninyong gumamit, hanapin nyo muna kung saan kayo mahihiyang para din hindi mabigla yung face ninyo, especially if you have sensitive skin. So, guys, talagang nakaka-liit siya ng pores. Although, yun nga, kailangan din ng enough time, paunti-unti, habang ginagamit mo siya, dun mo siya maa-appreciate, yung habang tumatagal. Kasi talagang mababawasan din yung oiliness ng mukha ninyo. And also, if you have acne scars or blemishes, it would really help din kasi nakaka-lighten din siya ng skin. Although nga, yun nga, hindi siya agad-agad. It would really take time para habang tumatagal, mas umu-okay siya. Pero it depends. May mga skin kasi na skin na okay siya agad-agad. But if you have sensitive skin, you have to be extra careful dun sa mga steps na gagawin ninyo. It is very cost-effective. So imagine this one costs 45 pesos and it's already 135 ml. And ang laki na niya. So here, tatlong buwan ko na siyang ginagamit ng tuloy-tuloy. Hindi ko na sinama yung August since hindi naman din ako talagang nakapag-tuloy-tuloy noon. September, October, November. 4 months na, pero ayan pa lang yung nabawas niya. So guys, ito naman kaya yung cons ng product na to. Actually, yung smell, medyo hindi ako masyadong, hindi ko masyadong bet yung smell nito kasi parang medyo maaamoy mo talaga na meron siyang alcohol content. Ganon. Meron siyang ganong effect. Pero tolerable naman. Hindi yung tipo, kasi meron akong nagamit na toner before na talagang parang hindi ko matiis talaga yung amoy. Alam mo yung pag ginagamit mo, ang tapang ng amoy. But this one, although para sa akin nga, cons pa rin siya, yung medyo matapang yung smell niya. Pero okay naman, tolerable siya. And also, yun nga, medyo harsh siya sa face. So you have to look for a way na parang, you know, i-test nyo muna yung skin ninyo kung mahihiyang kayo dito. So guys, ito nga, cons din niya is pwede siyang mag-cause ng acne if pwede kasi siyang maka-overdry ng face eh. So ang tendency niya pag nag-dry yung face ninyo na, kumbaga kunwari in everyday ninyo, tapos twice a day agad, mag-overdrying siya, which will also cause pimples. So be extra careful talaga. Parang hanapin nyo kung saan kayo mahihiyang. So yun na nga, yun yung first na tip ko sa inyo. Kailangan pag first time nyo gamitin, parang sabon lang din sa mga whitening soaps. Pag first time nyo gamitin, try to use it thrice a week. And then, alam nyo yun, hanggang maitaas nyo na lang maitaas or ma-everyday use nyo na. Depende sa skin type ninyo. Of course, if you have sensitive skin, you have to be more careful. Especially if you are using products which has alcohol. Kasi mas yun yung prone sa overdrying, yung irritation. So, yun. Ito, huwag nyo rin itong kakalimutan na after toner or cleanser, huwag nyong, especially this one, kasi nga may alcohol content siya, and also it has salicylic acid. Actually, guys, yung salicylic acid is really good for acne-prone skin. Nakaka-cure din ng pimples yung mga products with salicylic acid, but then yun nga, may tendency siya mag-overdry. So guys, don't forget to use moisturizer after. So guys, let me show you the video now kung paano ko siya ginagamit. So ayan guys, wala na akong makeup. Na-cleanse ko na yung face ko. Pero syempre yung lipstick ko hindi ko na tinanggal. Ibalato nyo na sa akin. So here. And now, ito yung aking cotton. So first, ang ginagawa ko is, yan. Here. And then, ang inuuna ko talaga always is yung cheek area ko. Pero huwag nyo masyadong diinan. Para kasi pag masyadong napipress din, parang alam nyo yun, mas
mas masyado siyang nagiging harsh sa skin. So ako, parang top lang. Yan. Then, yun nga, parang ito, pataas. And then yung chin area. Alam nyo, yun talaga yung pangit sa ano na to. Medyo matapang talaga yung smell niya. Alam mo talaga na may alcohol. And then yung area ng aking forehead, noo. And yun. And also, ito, yung nose area para ma-avoid yung blackheads and whiteheads. And then, of course, yung neck area. So, yung neck ko talaga yung madumi. Yeah, ang gross lang. Ang gross, ano ba yan? Kasi hindi ko pa na-cleanse yung leeg ko eh. Yan. Talagang nakukuha niya. Okay. Actually, pag nag-toner ako, dalawang beses. Yan. Naglagay ulit ako ng konti. And then, pop lang dun sa mga area na prone sa acne. And then, yung neck area. So guys, actually, ito tip lang sa inyo. Kapag gagamitin nyo to, kunyari, for example, ito, hindi ko na kasi naipakita. Natuyo na siya eh. Pero ang ginagawa ko, kapag ka may acne ako, parang, di ba magkukuha ako ng Maxi Peel toner or cleanser. And then parang igaganyan ko siya for about 1 minute, ganyan, para mas mabilis siyang gumaling. So yun. Here. So, yung face, hindi ko na masyadong dinoble toner or double cleanser. Ito na lang neck area ko. Kasi minsan yan yung hindi natin masyadong nalilinisan. Yan. So, ayan guys. As you can see, nakakaloka. Ano ba? Nakakabanat siya ng face. Yun guys, yung video kung paano ko siya ginagamit. I hope na nakatulong sa inyo tong vlog ko. And also kung tatanungin ninyo ako, will I recommend this product? Of course. Kaya hindi siya tatanggal sa akin ng 4 months kung hindi siya maganda. Yun nga lang, katulad, basta yung mga tips ko para sa mga first time user ng product na to, it's really really good for the skin. Especially kung may open pores kayo, ang ganda niya kasi nakaka-close talaga siya. Especially if you also have oily skin, maganda siya kasi na lilessen niya or na-avoid niya yung pag-oily ng face. So guys, if you have any questions, comments, or anything that you would like to share, or feedback, or kung nagamit nyo na to, ano yung masasabi ninyo, please don't hesitate to comment below para mabasa din ng iba at magkaroon din sila ng idea kung ano ba ang effect ng product na to. Again guys, please don't forget to hit the subscribe button. Thank you so much for watching my vlog. Sana magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na vlog. Have a nice day or a great night kung gabi na rin sa inyo tulad dito. So again guys, thank you so much for watching my vlog. See you on my next vlog. Bye!